Welcome to my YouTube channel, Mommy Heart Vlog. May mga panibagong topic na naman po ako ang i-share po sa inyo. Okay, bagong lahat, kamusta po kayo? Okay, sa mga hindi pa nag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe na po. Click nyo lang yung bell button dyan na makikita nyo sa tabi. At click nyo lang yung all para updated po kayo sa susunod kong mga videos. Okay guys, mayroon po akong panibagong topic na i-share po sa inyo. Simple lang naman ito, pero alam kong makakatulong po ito sa inyo kasi nangyayari na po ito sa akin at ito po ay sinubukan ko na. So ito guys, yung una kong tips para sa inyo ay yung para sa mga hirap matulog. Okay guys, kung gusto nyong mabilis kayong makatulog, ito po. Okay, yung una kong tip sa inyo ay of course, hindi nawawala yan. Mag-i-exercise tayo. Kung wala tayong time sa umaga, pwede natin gawin sa gabi. Okay? Yung exercise. Kasi pag piling natin pagod yung katawan natin, of course, ay nakakatulog ka agad tayo. And, huwag uminom ng kape. Yung mga mahirap matulog lang, huwag sanang uminom ng kape. Kasi, iyan talaga ang nagpapahirap ng tulog sa atin. Yung kape. Kasi yung kape, may caffeine yan. At saka yung iced tea. Okay? Pero mayroon naman na umiinom ng kape nakakatulog. Mayroon nga umiinom na uminom ng kape na before matulog, umiinom na ng kape, okay? Pero mayroon talagang hirap makatulog like me. Hindi talaga ako umiinom ng kape kasi yung kape is nagpapahirap talaga ng tulog sa akin. Magdamagan, hindi talaga ako makatulog kahit umaga ako uminom ng kape. Kaya hindi ako uminom ng kape. Kung instead ng kape, pwede na yung gatas, yung warm milk na lang. Or yun, nakakatulong din naman sa atin yung pagtulog, yung warm milk. Okay, yung tips number 2 ko ay yung, of course, di ba, pag stress tayo, pagod tayo, di ba, pagdating natin ng bahay, gusto nating makinig ng musika, okay? Pero yung mga musikang nakaka-relax, para ma-relax yung mind natin, yung katawan natin, okay? Okay, makinig ng musika na nakaka-relax, okay? At relax mo lang yung isip mo, calm down mo yung sarili mo. At saka, of course, uminom na rin tayo ng vitamin. Okay, vitamin like vitamin B complex. Nakakatulong yan sa pagtulog at nakakapagpagana din ng kain. At saka like, mas maganda pa rin yung melatonin supplement. Ayan, nakakatulong talaga yan sa pagtulog. Kasi yan ang iniinom ko pag mahirap akong makatulog. At maganda yung melatonin kasi nakakakadagdag ng lakas o nakakadagdag talaga ng resistensya natin. Sa ating katawan, yung melatonin, maganda din yan sa immune system natin. Ayun. Okay, tips number 3. Of course, yung gatas. Isa na rin yung gatas. Kasi yung gatas ay nagpapatulong talaga tulog natin ng mabilis sa gabi. Kasi yung gatas may tryptophan at naging serotin yan sa katawan natin na nagpapaantok sa atin. Kaya mabilis tayong nakakatulog. Mas maganda inumin niya na parang 31 hour before tayo matulog. Ayan, ginagawa ko yan. Yan ang ginagawa ko. Kasi hirap talaga akong makatulog. May time talaga na sunod-sunod yan hanggang magdamagan di ako makatulog. So, itong mga tips na binigay ko po sa inyo, ayun po yung ginawa ko. So, ngayon, okay na yung tulog ko. Okay, tips number 4. Patayin ang ilaw. Kailangan patayin ang ilaw sa pagtulog dahil ito ang oras na mag-release ang katawan ng melatonin o hormone na nag-regulate ng sleep-wake cycle. Ayan, kaya ako, pag gusto kong na matulog at mag-relax na, ganun ang ginagawa ko. Pinapatay ko yung ilaw. Kahit hindi ako makatulog, ang hirap kong makatulog, patayin ko yung ilaw. Tapos, wala lang. Nakakatulog na, antok na ako, hindi ko alam nakatulog na ako. Maganda kasi yun, yung patayin mo yung ilaw, kasi nakaka-distract talaga sa mata yung ilaw. Kaya ayun, patayin mo yung ilaw, mag-relax ka, o mag-isip ka, or di magdasal ka, of course, isa din yan. Magdasal ka, ako sa akin ng sigad, hanggat makatulog ka. Ayun ang gagawin, yun ang ginagawa ko, paghirap ako makatulog. Kasi siya, of course, hindi natin maiwasan na stress tayo sa trabaho, pag-uwi natin. Kasi mayroon tayong, kahit anong pagod natin, pag nakahiga na tayo, hindi tayo makatulog. At mayroon din na antok na tayo, maghiga tayo, hindi pa rin tayo makatulog. Bakit ganun, di ba? I-relax natin yung calm down natin yung sarili, yung feeling natin. Patay na ito yung ilaw. At yun yung ginagawa ko. Okay, tips number 5, guys.
At saka guys, pag malapit na tayong matulog, huwag tayong kumain ng marami or magpakabusog tayo. Kasi nagbibigay ng uncomfortable, hindi tayo comfortable dahil busog na busog tayo eh. Tapos, nagkukos po ito ng heartburn din. Kasi tapos matulog tayo dito, so hindi naman siya agad natutunaw yung food natin. So, minsan nafe-feel natin na parang sinisikmura tayo, nagngangasim tayo, or nagka-heartburn tayo dahil sa kabusugan na sobrang busog natin. Tsaka alam nyo guys, ilan din sa mga mabisang paraan para mabilis tayong makatulog, tandaan nyo guys, kailangan din nyo rin ng pahinga ang iyong katawan. Kasi yung kulang lagi tayo sa tulog, di tayo sapat sa tulog, dyan tayo nakakuha ng mga sakit. Kaya yun, kailangan natin matulog sa tamang oras. Okay? Kagaya ng mga bata, di ba? Ang mga bata kasi, natutulog sa 18 to 10 hours. Di ba? Tapos yung mga adults na talaga is 6 to 7 hours. Pero yung mga matatanda na like 70 pataas, nababawasan yung oras ng tulog nila, no? 4 to 5 hours na lang. So, ayun guys, kaya ingatan natin yung katawan natin, yung kalusugan natin kasi dahil yan ang ating kayamanan. Sana makakatulong po sa inyo yung simpleng tips ko lang po. Yun po ay base sa aking experience kasi ako yan ang sakit ko talaga, hirap makatulog. So sana po may mga natutunan po kayo sa aking tips. Okay guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe na po. At mayroon po akong mga ibang topic about sa pagtulog, about sa mga healthy problem at sa mga beauty problem. Mayroon po akong susunod na topic. Saya subscribe na po kayo sa mga hindi pa nag-subscribe. Thank you for watching guys. Sana may tumatutulan kayo. And ingat po kayong lahat. God bless po. Bye!